guys, sabi ni Dags Mavalio Bailon, Doc Bench Farm TV, ano po dapat gawin para dumami or malakas ang gatas ng inahin? Kasi ho, yung aking inahin parang kakaunti lang ang gatas. Salamat po. Ayan. Madalas ko ring naka-encounter tong tanong na to, guys. Dito lagi mong babalikan yung kuan. Lagi nating babalikan yung preparation or yung body conditioning ng mga sows natin during the time na nag-gestate or nagbubuntis pa lang sila. Yun yung from day 1 ng after insemination hanggang 114 days, yung buong gestation length niya. Okay, ano yung ginawa mo doon? Anong pinakain mo? Anong kalidad ng pinakain? Anong klaseng management? Ilang araw ka bago nagpalit ng ganyan, nagdagdag ng ganito? Doon nakikita yan, guys. So, hindi pwedeng masyadong mataba siya habang nagbubuntis. Hindi rin naman masyadong payat. Hindi rin pangit din yun. Okay? So, doon nagdedetermine, guys, kung ano yung magiging performance niya after manganak. Diyan na papasok yung ano yung magiging itsura ng gatas niya, ano yung level, malakas ba, mahina. Doon yan, guys, babalikan mo yan doon. Ngayon, kung magtatanong ka kung ano ang magandang gawin after manganak para mapalakas yung gatas, ano yung mga yon, magturok ka ng oxytocin, magbigay ka ng kung ano nung dahon ng malunggay, mga ganyan. Ano na yan, guys, masyado nang nasa alos late part ka na para may magawa ka doon. Ang magiging epekto noon, magturok ka ng kung ano nung vitamins dyan, oxytocin or whatever, masyadong minimal na. Hindi mo na mahabol talaga yung optimum na hinahanap mo na mapalakas yung gatas. Which is supposedly, dapat dun mo gagawin yan sa panahon na nagbubuntis pa sila. Okay? Kasi kung ano ba naman ang ilalabas ng inahin, kung wala naman siyang in-stored noong time na nagbubuntis siya. Parang sa ano din yan, tao lang din yan, guys. Okay? Though yung laki ng dede, ng baboy natin, ha, ay hindi siya basihan para masabing ito malakas maggatas. Ito maliit ang dede, maliit ang chance na magpagatas ng maganda yan. Hindi. Nasa ano yan, guys, nasa preparation or nasa body conditioning. Okay? Aralin natin yung body conditioning sa gestation period. Kasi dun kayo, dito, dun yung makukuha yung sagot dyan. Okay? Wag dun sa kung ano-anong tatanungin nyo si Doc. Doc, anong magandang ibigay? Eh, doktor yan. May dinadalang gamot yan na binibenta. Bigyan mo ng baka antibiotic eh. Bigyan pa ng antibiotic kasi may infection ganyan. May mastitis. Bigyan. Wala magiging effect yan, guys. Dun talaga babalik yan. Yung effect nun, kuan lang. To alleviate lang yung oras na binigay mo. Diba? Pero, on a general basis, guys, balikan lang natin kung ano yung body conditioning. Nandun lang yan. Reviewin natin yung quality ng feeds na binapakain sa gestation. Baka hindi siya sapat. Magpalit kayo ng brand or ano. Mag-formulate kayo ng sarili nyo kung marunong kayo sa feed formulation. Yun yun. Pero kung tatanungin nyo yung mga veterinary nyo dyan, anong magandang iturok? Meron pang mga brand ng gamot na ibibigay. Oxytocin, kung ano-anong mga pampalakas ng gatas daw. May effect yan, pero hindi nga optimum ang ibibigay niyan. It boils down back dun sa kuan, sa preparation or body conditioning. Okay? So, sasagot sa tanong ni sir, siguro, ma-advise din natin, bigyan mo sir ng oxytocin, i-massage mo yung dede niya kung bagong panganak yan para ma-stimulate yung kanyang mammary glands na mag-produce ng gatas. I-massage mo ng warm water habang papagatas siya. Mga ganyang practices. Pakainin mo ng malunggay kasi mataas yun sa potassium. Ayan, baka sakaling tumaas pa yung production niya ng gatas. Ayan, mga ganyan lang, guys. Common lang yan na maririnig nyo sa mga mag-advise ng ganyan. Pero, ako ang masasabi ko dyan, ay nga, body conditioning. Thank you for watching.